Alright mga amigos, klinaro po ng WBA president na si Gilberto Mendoza sa naging usapan nila ng boxing insider na si Don Rafael ang pagiging WBA mandatory challenger ni Edgar Berlanga. Noong linggo, isang impresibong panalo ang naipamalas ni Edgar Berlanga nang kanyang talunin via 6-round knockout ang undefeated na si Padraig McCrory. At matapos ang laban, pinalutang ng kanyang promoter na si Eddie Hearn na gagawing mandatory na nga daw po si Edgar Berlanga para sa WBA title ni Canelo. Kahapon, nag-post sa kanyang social media si Edgar Berlanga at galak na galak, tuwang-tuwa dahil official na nga daw po ang pagiging WBA mandatory niya kay Canelo. Katakot-takot na batikos naman ang inabot ni Edgar Berlanga matapos niyang mag-post. Kabilang ako sa mga pumuna sa kanyang kaduda-dudang pagiging mandatory na tila nagkaabutan ng maganda under the table. Pero ngayong araw po mga amigo, sa ibinalita ni Mr. Don Rafael, aniya, hindi daw po totoo na WBA mandatory ni Canelo itong si Edgar Berlanga. Ani Don Rafael, WBA President Gilberto Mendoza told me when I asked him this week that Edgar's win in the Eliminator made him mandatory for regular title holder David Morrell, and that if there is a Canelo Berlanga bout, it would be a Canelo optional defense but not a mandatory. So, ibig sabihin mga amigos, ang panalo daw po ni Edgar Berlanga nung linggo ay eliminator pala para sa WBA regular belt ni David Morrell Jr. At kung magkakaroon naman daw po ng laban si Canelo kontra kay Edgar Berlanga, isang voluntary title defense ito, hindi mandatory defense. So, parang ang dating mga amigos, tamang hugas kamay lang ang WBA dito. Dahil katakot-takot na bash ang inabot nila kahapon sa social media nang malaman ng mga boxing fans na ginawang mandatory ng WBA itong si Edgar Berlanga para kay Canelo. Kaya siguro kinaklaro ngayon ng WBA na kay David Morrell Jr. na lang mandatory itong si Edgar Berlanga. But at the end of the day mga amigos, nonsense po yung galaw ng WBA na yan. Kahit pasabihin nilang si Edgar Berlanga ay WBA mandatory ni David Morrell Jr. Dahil lang sitwasyon po mga amigos, pinahihintulutan po ng WBA na magkaroon ng voluntary title defense sa ul Canelo Alvarez. Yung voluntary title defense po mga amigos, ibig sabihin pwedeng mamili si Canelo doon sa top 10 ng WBA rankings kahit hindi po niya labanan yung number 1 contender. Kahit yung number 10 po ang piliin niya, pwede po yun. Basta't pinayagan ka magkaroon ng voluntary title defense. Natural ang pipiliin po ni Canelo Alvarez ay si Edgar Berlanga sapagkat pareho silang under ng match room. Pero may balita po mga amigos na ang pinagtatalunan na lamang daw po ngayon ng The Zone at ni Canelo ay kung sino ang mauuna kay Berlanga at kay Jaime Munguia. So posibleng ang mangyari ganito mga amigos, kapag nauna po si Jaime Munguia na labanan ni Canelo Alvarez, pwede pong labanan muna ni Edgar Berlanga itong si David Morrell Jr. upang pataasin pa ang kanyang presyo pag siya ay naging WBA regular champion. Pero duda akong gagawin yan ni Edgar Berlanga dahil hindi po cakewalk na kalaban itong si David Morrell Jr. Napakadelikado po. Baka mapurnada lang yung Canelo dream fight nitong si Edgar Berlanga kapag tumuloy siyang labanan si David Morrell Jr. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban, di ka tayo.